Magandang araw po mga ka-excellence. Dr. Ramil, hindi makulangan po muli para dito sa ating Bets on the Go. Ngayon po ay ipapaliwanag ko po sa inyo yung isang suspected case natin. Nakikitaan natin ng sinyales ng foul cholera. So ito na-diagnose natin as possible case of foul cholera. Ang tanong, ano ang prevention muna para hindi makahawa sa ibang mga manok natin sa farm? Number one, kukunin natin, i-isolate natin, ilalagay na po agad natin sa ating pinaka-hospital. Number two, yung mga manok sa farm, pwede po tayo magbigay ng flushing. Magbigay tayo ng flushing ng Tepox 48. This is a trimethoprim and sulfamethoxazole antibiotics. Panghalo po sa painom yan, ang timpla, 1 sachet, 2 gallons of water, ibibigay natin sa painom sa loob ng 3 araw. So that's the prevention. Ang case naman na inihiwalay natin na may sinyalis na ng foul cholera, kailangan na po natin mag-inject ng Spectromax L. Ang Spectromax L po ay combination ng lincomycin, spectinomycin at bromhexin. May makikita kayo, may vitamins po tayo dito, Vitamax. Gaya po ng ginagawa ko at pinapakita ko sa ibang video natin, lahat po ng ginagamot natin nag-a-undergo ng supportive treatment ng vitamin B complex with amino acid. At ito po yung Vitamax. So nagbibigay po tayo nito 0.5 ml every 4 days. Ito namang Spectromax ay 0.5 ml every day po yan. 7 days po ito. Kung wala kayong makita nitong Spectromax, may option tayo itong NF1 capsule. 1 to 2 capsule every day. So usually pagkakak na po yung manok, gagawin namin isa sa umaga, isa sa hapon. Araw-araw po yan, 5 to 7 days. Kung ang manok ay mahinang magtunaw, kagaya nito, mahinang magtunaw, yan yung common error ng nagmamanok. Dahil ayaw kumain, pipilitin, susupakan, susubuang maigi. Eh kaya ang manok ayaw kumain kasi ayaw pong gumalaw ng sistema. Ayaw bumaba ng pagkain. So ang mangyayari, matetengga lang yan sa butse at pwedeng yan ang maging cause ng pagkamatay niya. Kasi pag napanis yung pagkain sa butse niya, magbibuild ang bakterya dyan, maabsorb ng katawan, yun yung pwedeng mag-trigger ng kanyang pagkamatay. So tayo ay may supportive na medication sa hindi matunawan. Number one dyan, yung Bolplex KQ natin na pangkondisyon. Habang may laman yung butse, bigyan muna natin ng isang Bolplex. Tapos sa hapon, saka tayo magbibigay nitong NF1. Ngayon, kung walang NF1, pwede po tayo pumunta sa Spectromax at saka Bolplex. Subo ng Bolplex, turok ng Spectromax L. Atin pong gagamutin ito at ito po ay imomonitor natin for 5 to 7 days. But as strict compliance natin sa medication, magbibigay po tayo ng 7 araw po dito. Kasi medyo na-delay na ng kaunti ang detection dito. Napakahalaga po sa manok na inaalagaan natin, maaga nating malalaman na may depression na pala yan para hindi lumalayo sakit. So yung response ng ating medication na gagawin, nakadepende sa manok kung sila ay malala na ba o nagsisimula pa lang yung sakit. Isa pa po na bagong formula namin na isinasuggest, bukod sa pagbibigay ng Bolplex para sa pagtutunaw, ginagawa po namin yung Probucheck po natin. This is a 25 strain of good bacteria. Nagtitimpla po tayo ng mas concentrated na timpla. Isang kutsarita po niyan sa isang kalahating basong tubig. Titimplahin lang natin. Mas maganda yung tubig, yung mga distilled o kaya yung ano, yung natural, hindi yung chlorinated. Itong Probucheck po, sabi ko nga 25 strain of good bacteria na tutulong para maging active yung kanyang gut, para gumalaw yung sistema, para bumaba yung pagkain, itutulak, idadigest nung good bacteria sa loob, matutunawan po siya, tutulong yan sa mas magandang digestion. Sa kak, ang ginagawa namin mga 10 ml na isusupak natin direct sa kanya. Kung mayroon po kayong liquid na Probucheck,
mas maganda, hindi na kayo magtitimpla. Kasi dalawa po yung packaging natin ng Probochic, isang liquid, isang powder. Ito kasing powder, ginagamit po ito sa panghalo sa feeds, pero pwede rin naman pong timplahin yan sa painom para ibigay sa mga ganitong cases. Okay? So yan, bibigyan lang natin siya ng 5 to 10 ml. Ulitin natin, umaga't hapon. So kahit nagbigay kayo ng antibiotic, L-spec kasi, injection, no? So ito naman sa oral naman ito. Huwag nyo lang pagsasabayin na naka-antibiotic kayo ng oral, tapos magsusupa kayo ng probiotics. So hindi po advisable yon. Kaya mas ang ginawa natin, in-inject na lang natin yung L-spec. Ang pagpapakain po nito, ano? Oobserbahan ninyo kung medyo gumaganda na yung mata niya, yung gilas niya. Alokin nyo lang ng konting pagkain. Pag naubos, mga 5 grams, tapos hanggang maging 10 grams, maging 15, 20. Unti-unti, huwag nyo bibiglain na ibalik ulit ang pagkain. And usually, yung tinamaan ng ganito, kung meron lang kayong stag developer o chick booster sa bahay, yun muna ang ipapakain natin sa kanila as wet feeding. Dahil ang sistema niya medyo mabagal pa dahil nga doon sa effect ng bacterial infection sa kanya. Okay? Yan. Hopefully, hindi pa tayo ika nga huli ang lahat. At itong ating napaka ganda at makisig na binabae ay makarecover po sa sakit na tumama sa kanya. So muli po, ako po si Doc Ramil Di Makulangan. Kasama ko dito ang aking partner, si Ruel Pelayo ng GFS dito sa Leyte para po sa Bets on the Go. Tatak Excellence, subok na magaling!